Hey, what's up guys? So, good morning po sa inyong lahat. Welcome po sa channel natin. So, kung bago pa lang kayo sa ating channel, make sure to subscribe po. Tsaka po, pahit na din ng notification bell para updated kayo sa mga latest videos namin. So, for today guys, may i-share lang ako sa inyo. Kasi diba may piso wifi kami. Tapos, last week, may nangyari kasi sa piso wifi namin na hindi maganda. Nakikita nyo naman siguro dyan sa title sa baba, nasira po yung wifi vendo machine namin. So, bale ngayon guys, i-share ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko, ano yung mga plano ko sana na gagawin para ma-fix yung issue na to. Kasi guys, muntik na sana akong mapabili ng pyesa guys eh. Kasi nag-PM ako doon sa no sa supplier ng piso wifi ko. Tapos sabi niya posible daw na need ko na daw palitan ng pyesa ganito. Tapos may mga extra pa akong bibilhin. So in short guys, mapapagastos na sana ako. Pero good thing na medyo nag-hassle tayo ng konti. Kaya yung result guys, medyo maganda yung result. So kung ikaw guys, piso wifi owner ka or nagbabalak ka na bumili ng piso wifi, so I hope guys na makatulong sa yung video na to. So if meron kang tanong in the future, comment mo lang din sa baba, try kong sagutin. Okay guys, so start na tayo. Bali last week guys, medyo may mga behavior yung piso wifi namin na medyo hindi siya normal, na hindi siya normally na nangyayari naman araw-araw. Yung unang behavior niya guys, one day nung dumating kami galing grocery, hindi naman ginalaw yung piso wifi namin kasi ako tsaka yung wife ko lang naman yung may susi doon. Tapos pagdating namin galing sa mall, nabigla ako guys kasi nung nag-check ako sa admin page. Kasi normally naman guys, every now and then chine-check ko yung admin page or sometimes yung portal ng piso wifi, just to check if everything is still working, no? Pero nabigla ako nung unang behavior niya na para bang hindi na normal. Bigla na lang dumami yung time or baga yung remaining minutes ng mga clients. So, nabigla ako kasi yung remaining time nila naging 14,800. Tapos, same lahat sila. Yung lahat ng clients ko, 14,800 days. So, na-shock ako kasi may tao bang nag-hack sa piso wifi namin. Ano? Chinek ko din yung status ng machine. Sabi, power on time. Kasi meron ding power on time doon, guys. Na makikita mo kung kailan nagsimulang mag-start yung vendo machine mo. So yung power on time niya is thousands siguro yun na days, which is very very weird. Tapos nag-chat ako sa LPB tsaka sa supplier ko din ng piso wifi. Tapos yung LPB guys, yung nagbigay ng solution sa issue na yun. Yung ginawa ko guys, shutdown ko lang yung piso wifi machine ko. Tapos, tinurn on ko ulit. Kasi daw yung nangyari is nag-read only daw yung SD card ko. Bali guys, sa piso wifi, yung SD card po yung lalagyan ng operating system. So, ayun, na-fix siya. Pero, yun yung first na nangyari na medyo may something weird, may something di na normal, no? Tapos, in that week guys, may nangyari na naman ulit na medyo weird. Tapos, yun na nga. May nag-chat sa akin, nabasa ko na sa umaga ko na siyang nabasa, pero yung message niya was around 1 to 2 a.m. Bali, hindi daw siya nakakonect sa wifi SSID namin. Tapos tinry niya daw yung ibang device niya, mga 2 or 3 devices di daw makakonect. So yun, nasabi ko na mukhang may issue na naman ata yung wifi namin. Tapos tinry ko i-visit yung portal or yung website ng piso wifi. Ayun na nga, hindi na naman ako makakonect. Tapos chinek ko yung machine kasi nagtry din ako ng lahat ng cellphones namin, di pa din makakonect. So chinek ko yung vendo machine, ayun, nakita ko guys, eto na naman yung weird na behavior niya.
kasi yung vending machine namin, guys, hindi na siya nag-turn on. Yung status niya, hindi, walang light sa motherboard. Tapos hindi rin umilaw yung ano, yung sa LAN port. Tapos ayun, hindi makakonect. So yung ginawa ko, since di ako makakonect, so hindi na ako maka-remote shutdown. So yung ginawa ko, in-unplug ko yung ano, yung vending machine sa outlet. Tapos nagwait ako ng few seconds or 1 minute siguro mahigit. Tapos tinurn on ko ulit. Tapos ayun na nga, ayun na yung nangyari, guys. Yun na yung weird na situation ng vending machine namin. Kasi after nun, hindi na talaga nag-ilaw yung motherboard, guys. As in, yung LAN port hindi na umilaw. Tapos yung nasa isip ko, guys, akala ko since ako, guys, technician din ako ng computer, no, at least mako-compare ko yung behavior ng motherboard dito sa vending machine namin, sa motherboard ng mga computer. So yung nasa isip ko, since hindi na to makapag-power ng motherboard, it's either yung motherboard mismo ng vending machine namin yung may sira or yung power supply. Bale, yung status na lang ng machine namin is yung fan na lang yung umaandar, guys. So ayun, tinry ko pa rin siyang i-turn off tapos i-turn on, pero wala nang nangyari, guys. Ganun na talaga. Tapos ayun, nag-chat na ako sa supplier, humingi na ako ng advice. Tapos nag-chat din ako sa LPB, which is unluckily, guys, hindi man lang ako ni-reply ng LPB, which is something very weird also. I'm not sure kung hindi nila alam yung ano, yung issue na yon, pero I'm sure siguro alam nila yun, no? Kasi admin sila ng ano, ng ganung sistema sa piso wifi. Pero I'm not sure bakit hindi pa rin sila nagre-reply until now. Yung ginawa ko, nag-chat ako ulit sa ano, nag-chat ako sa supplier namin, tapos humingi ako ng advice. Yun na nga, sabi niya, pwede akong manghiram ng ano, ng power supply. Yun daw muna yung mabuti kong gagawin, kasi suspecha niya din daw na baka may sira na din yung motherboard ng piso wifi namin, which is something that medyo na-disappoint talaga ako, kasi yung wifi namin, guys, 3 months pa lang siya, mag-4 months pa lang siya. Tapos nasabi ko sa sarili ko, grabe, ang aga naman siguro para masira yung ano, yung motherboard ng wifi namin. Pero yun na din yung suspecha ng supplier ng piso wifi vending machine namin. Pero sabi niya, advice niya na if pwede akong manghiram ng power supply na may ano, may circle doon sa may endpoint ng power supply, kung pwede, yun daw muna yung gagawin ko. Tapos pag wala akong mahiraman, no, binigyan niya na ako ng link ng power supply sa Shopee. Tsaka in order ko na talaga, guys, yung power supply. Kahit na ngayon na na-fix na yung ano, yung issue ng vending machine namin, kahit papaano, tinuloy ko pa din yung order ko dun sa power supply na yun, kasi alam ko na magagamit ko yun in the future pag nangyari ulit yung ganong issue, or for example, kung merong magpapafix sa akin ng piso wifi, at least magagamit ko yung power supply na yun. So after that, yung ginawa ko talaga, guys, eto talaga yung ginawa ko para ma-fix yung issue. Una, pinag-rest ko yung vending machine namin for one day. As in, hindi ko talaga siya tinurn on for one day. In-unplug ko siya, in-unplug ko lahat, pati yung mga antennas ko. Tapos naglagay ako doon ng ano, ng notice doon sa labas, temporarily not available, para naman at least yung mga customers ko, guys, yung mga suki ko, hindi na sila hulog ng hulog. Tapos yun na nga, guys, After nung pinarest ko siya for one day, tinry ko siyang ulit i-on after the following day. Tapos luckily, guys, nagiba yung behavior niya, kasi nung una, 'di ba, hindi siya nag-turn on, walang lights yung modem. Tapos hindi rin umiilaw yung LAN port ng ano, ng modem ng Orange Pi. So the following day, luckily, guys, umilaw yung motherboard, tapos umilaw yung LAN port. Kaso yung behavior ng piso wifi namin, guys, normally, may dalawang ilaw dun sa piso wifi namin. May red, tsaka yung green. Kung ito turn on mo yung piso wifi vending machine,
iilaw yung red tsaka yung green. Tapos after a few minutes or after a few seconds, pag nag-start na completely, yung tinatawag dun sa computer, yung boot up, pag nag-boot up na completely yung piso wifi mo guys, normally mawawala yung green na color. Pero yung nangyari sa vending machine namin guys, hindi na nawala yung green na color, tapos hindi rin umiilaw yung motherboard. Kasi yung motherboard guys may ilaw na green, tapos yung LAN port umiilaw din. Yung behavior niya is hindi umiilaw yung motherboard, tapos yung green na light hindi siya nawawala. Tapos yung green na light sometimes nagsisink in siya sa LAN port na para bang magbiblink siya sabay ng LAN port. Based sa aking observation guys, parang kinukulang siya ng power supply. Parang kinukulang siya ng supply guys, kasi yung ilaw ng green tsaka yung ilaw ng LAN port medyo para bang anong tawag doon? Yung ilaw ng green tsaka yung ilaw ng LAN port humihina siya, tapos lumalakas siya. Tapos yun yung behavior niya, blink, blink, tapos mahina, malakas na ilaw, mahina, malakas na ilaw. So kung oobserbahan mo guys, masasabi mo na para bang kinukulang siya or kinakapos siya ng supply ng kuryente. Tapos tinry ko siyang i-self troubleshoot. Although honestly guys, first time pa ako dito sa business na piso wifi. Hindi pa ako masyadong maraming experience, pero ina-apply ko somehow yung experience ko pagka technician. Kasi meron din kaming PisoNet guys for almost 8 or 9 years na. So ako lang yung nag-aayos ng mga PC units namin. So tinatry kong i-troubleshoot yung piso wifi guys gamit yung experience ko sa PisoNet. Pero since di pa ako gaanong experience, ayun, medyo napapa-early yung mga assumptions ko na baka palitan ng power supply, baka palitan ng motherboard na orange pie. Tapos ayun, tinry kong tanggalin yung SD card, tapos isalpak siya ulit. Tapos eto na yung third behavior niya na para bang nafi-feel ko na parang mafi-fix na siya or para bang coming to alive again na yung vending machine namin. Kasi umilaw na yung motherboard, umilaw na din yung LAN port, kaso yun pa rin yung nangyari guys. Yung green na ilaw di pa rin nawawala, so meaning yung vending machine namin hindi pa rin talaga naka-boot up completely. Tapos yung LAN port guys, same pa din yung behavior, nagsisink in pa din siya ng blink activity doon sa green light. Tapos yun pa din, humihina, lumalakas yung ilaw, humihina, lumalakas. Ayun, paulit-ulit lang guys. Tapos ayun, na-frustrated na ako kasi sabi ko mukhang sira na talaga to, wala na talagang pag-asa. Pero on that day guys, tinry kong i-chat yung supplier ng piso wifi namin. Tapos ayun, shinare ko sa kanya, pinakita ko sa kanya yung video. Eto nga pala guys, ipapakita ko sa inyo yung behavior ng piso wifi namin bago ko siya completely na na-fix. So eto yung nangyari guys, yan yung activity niya, yan yung behavior niya based sa video na yan. So ayan, nag-chat ako sa supplier, humingi ako ng tulong. Tapos sinabi ko na, sir, medyo may pagbabago ngayong araw na to kasi umiilaw na yung motherboard, umiilaw na yung LAN port, tapos yung green na light, yung problema, hindi na siya nawawala, para bang hindi nag-boot up completely yung machine namin. So ayun, nagsabi yung supplier na, sir, kung ganyan yung issue, sir, kung ganyan yung behavior niya, masasabi ko, sir, it's either na sira yung motherboard ulit, which is yun naman yung suspected namin talaga in the first place, or try mo muna, sir, baka corrupted OS lang. So in my own opinion guys, since technician din naman ako, masasabi ko na medyo maliit talaga yung porsyento na corrupted OS, kasi nung unang behavior niya is hindi nga nagto-turn on yung modem nung first day na nagka-issue siya. So masasabi ko, as a technician, as a computer technician, hindi naman siguro magiging reason yung SD card para hindi mag-turn on yung modem nung nangyari nung day 1. So sabi ko,
medyo malabo naman ata na corrupted OS yung issue na to. Kasi yung nasa isip ko guys, napa-advance na masyado yung iniisip ko na yung motherboard talaga siguro yung may sira or yung power supply. So, ayun, naniwala ko sa supplier namin, tinanggal ko yung SD card, nag-reflash ako ng OS, ng latest OS ng LPB. Tapos, ayun, tinry ko ulit sa vending machine namin. Pero yung nasa isip ko guys, medyo maliit talaga yung hope na makaka-fix yun sa issue. Kasi nga, nung una, hindi nga nag-turn on yung modem. Tapos, sabi ko sa sarili ko, malabo naman siguro na yung SD card or yung corrupted OS yung rason kung bakit hindi nag-on yung yung motherboard. So ayan, tinry ko lang para bang suntok sa buwan na lang na para bang hindi ko alam kung ma-fix siya. Ayan guys, sa kabutihang palad, after kong mag-reflash, ayun na guys, na-fix na yung vending machine namin. Working na siya, tapos nag-set up na lang ako ulit ng mga configuration doon sa admin page kasi hindi po ako nakapag-save ng backup. So ayun, nag-manual reconfigure na lang ako sa LPB na admin page. Tapos ayun guys, up until now, working na yung vending machine namin. So salamat sa supplier namin na nag-suggest ng ganun. Kasi yung nasa isip ko guys, bibili na talaga sana ako ng bagong motherboard. Actually, add to cart na siya sa Shopee. Waiting na lang para i-confirm na bibili na talaga ako ng bago. Tapos yun guys, sa kabutihang palad na fix siya. So thank you Lord na hindi na ako napagastos kasi yung bagong motherboard na Orange Pi, 1,000 plus din yun. Tapos bibili pa ako ng power supply which is around 200 to 300 pesos. So in short, mapapagastos talaga ako. Tapos medyo na-dismayado tayo dun kasi nga, yung vending machine namin, 3 months pa. So at least, now na na-fix na yung vending machine namin guys, yun yung mga ginawa ko. So, thanks God na na-fix siya up until now, wala naman siyang issue. So, yun lang yung ginawa ko guys. So, I mean, at least guys, makatulong ito sa inyo ng mga piso wifi owners or sa mga nagbabalak palang bumili ng piso wifi. At least, makatulong ito sa inyo guys na heads up para maihanda nyo yung sarili nyo para pag nangyari to sa inyo, at least hindi kayo mapapajump into conclusion agad na bumili ng bagong motherboard. Lalo na kung meron talagang stock. Kasi mabuti ngayon guys na ECQ, pahirapan yung mga delivery, tapos yung mga seller medyo natutulog din, hindi ganong active. Nag-post nga ako sa Facebook na bibili ako ng ganito, ganyan. Pero walang nagre-reply. Good thing na wala talagang nagre-reply. Kasi kung meron, siguradong mapapabili na ako ng bagong pyesa nun. So, very weird guys, no? Pero at least ngayon, may bago akong natutunan as a technician. Somehow, a technician na din sa piso wifi. At least, may bago akong natutunan na kung merong yung ganung behavior na yon, yung issue na yon, at least, corrupted OS pala yung dahilan. Sana ganun na lang ulit palagi, no? Para hindi na tayo mapapagastos. So, ayun lang guys. Yun lang yung masishare ko sa ngayon sa mga piso wifi owners yan at saka sa mga nagbabalak. Sana nakatulong sa inyo yung video na to guys. At kung nakatulong man sa inyo yung video na to, make sure to like na lang po ng video natin. Tapos kung may karagdagan kayong tanong, comment nyo na lang sa baba. Try nating sagutin yan. Tapos, once again guys, sa mga bago pa dyan, make sure to subscribe po sa ating channel. Tsaka, i-turn on nyo na din yung notification bell guys para sa mga bagong uploads namin. Okay? So, once again guys, thank you very much for watching. Thank you Lord na na-fix yung vending machine namin. Hindi ako napagastos. So, once again guys, have a good day and we'll see you on the next video. Bye-bye.